afternoon, guys. So today, pag-uusapan po natin yung tungkol sa OAC or yung balik manggagawa, Overseas Employment Certificate. Sorry to the foreigner subscriber, today I'm going to speak Tagalog because this is for my fellow Filipino. So, yeah. Bali, itong OEC, Overseas Employment Certificate, kailangan ng isang empleyado, ng isang Overseas Filipino worker na magbabakasyon sa Pilipinas para makabalik siya ng maayos pabalik sa abroad. Dati kasi, pagkukuha ka ng OEC, kailangan mong pumunta sa yun, sa consulate or sa embassy. And doon, pipila ka, and magbabayad ka. So, medyo kumukuha ng mahabang oras. Nakakainis minsan kasi nga, haba minsan ang pila. Lalo na dati sa Dubai, sa may Alcusais. Daming tao doon kasi doon yung kuhana ng renewal ng passport, certificate, blah, 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 blah. Doon lahat. So, bali, yun. Ganun yung ginawa ko dati nung pinaka, yung huling uwi ko kasi dati, 2012 pa eh. Yun pa yung dating procedure. Pero nitong January 2015, may bago ng procedure. And yun nga, chinek ko sa internet. Kasi nga, baka maraming pagbabago. So, chinek ko. How to get OEC for Filipino. How to get balik manggagawa. Mga ganyang style. And sigurado naman, pag sinert mo sa Google, lalabas yun kung saan. So, nakita ko nga itong bmonline.ph. Hindi siya bmonline.com. It's bmonline.ph. So, lalabas yung website na yan and mababasa mo dyan OEC processing or balik manggagawa processing. And dyan, kailangan mo dyan mag-register. So, your name, family name, address, passport, email address, and syempre, password. Very important to remember all those details kasi kailanganin yan. And so, mag-register ka nga and kailangan mo ring mag-upload ng picture. Make sure yung picture mo, kamukha ng picture mo dun sa passport mo kasi para siguradong walang malilito. So, yun. And then, kasunod nun, i-schedule mo na kung saan, kung kailan mo pipikapin yung Overseas Employment Certificate. In my case, pinili ko na siya na pick-upin siya sa may POEA office, sa may Ortigas Center sa Maynila, di ba? Sa Pasig, Mandaluyong area. So, yun, naka-schedule din dun. And then, i-preprint mo yan, yung pinilapan mo na yan. Bali, pag nag-pilap ka kasi niyan, makaka-receive ka ng email and confirmation ng appointment mo. So yun, bali nasa Dubai pa ako, pinilapan ko na yan and na-receive ko na yung email. And nung time na umuwi ako sa Pilipinas, January 18, 2015, yun, tinandaan ko syempre yung appointment ko, diba? And pagpunta ko nga dun sa POEA, na pagting punta ko dun, mayroong mga computer dun sa isang area dun, siguro mga 10 computer. Yung palang lugar na yun, para dun sa mga tao na hindi nakapag-apply online. So, dun sila mag-fill up. And it takes time pa kasi nung panahon na yun, madami pang hindi nakakaalam ng bagong procedure. So, yun, hinabot sila ng kung ilang oras dun. In my case naman, dahil mayroon na nga akong appointment na yun, nag-print na lang ako dun sa, kasi nga hindi ko na-print, nakalimutan akong i-print eh. So, yun, pagka-print ko, ibinigay ko dun sa teller, binigay ko dun sa teller, and then, pinadiretso na ako dun sa isang teller pa ulit, and doon, pinrasis niya yung dokumento ko, yung OAC ko. In-update niya rin yung data ko tungkol sa trabaho ko sa Dubai, and yun lang, siguro umabot ng mga 10 minutes, yung mga 15 minutes. Tapos nung pinapunta niya ako sa cashier, nagbayad lang ako ng 100 pesos. Napakamura. Kumpara sa Dubai dati, nasa 100 dirham siya ata. So isipin mo yun, 100 pesos. And napakabilis ng procedure.
And yun, pagkabahay ko, yun na yung OAC ko. And then, ipinaliwanag din sa akin na next time daw, pag kukuha ko ng OAC, pwede ng online, totally online. As in, pipila pa ako ng form, and then, pwede ako magbayad through Western Union or any, yun, padala. Para direkta dun sa POAA. So, ganun kadali, ganun kasimple. Sana magtuloy-tuloy. And so, after that, yung ibang mga nakita ko dun na nandun pa, kanina pa to ah. Hindi pa natatapos yung pag-asikaso niya. And siguro, kasi pag nandun ka sa ano, marami pang procedure na gagawin, magpapapotocopy ka ng passport, mga sari-saring photocopy pa. And yun yung magpapatagal dun. Eh, sa mga procedure na yun, minsan sobrang dami pa ng pila, haba ng pila, so sobrang abala. So, yun, mas mabilis talaga kung mag-apply ka online. And dahil nga mabilis akong natapos, gumala pa ako sa Robinson's Galleria, kasi katabi lang naman yung Robinson's Galleria ng POAA, di ba? And dahil nainip ako dun sa Robinson, gumala ako dun sa Dubai Mall. mas kunting lakad lang naman yun eh. Ayan, tapos kumain ako sa Prince Baker. Sa Prince Baker kasi ako dati nagtrabaho. So, yun. Ganun pa rin yung lasa. Masarap pa rin yung hickory spare ribs. And yung iced tea na paborito ko. And yun. And nung pabalik na ako sa Dubai, walang problema. Bali, ito na kasi yung pinaka-purpose ng Overseas Employment Certificate o ng OAC o ng balikbang gagawa mo. Bali, pagpunta mo sa airport, diretso ka sa OFW section. May gagawin sila doon kung ano-ano. And then, yung immigration, i-check nila yung passport, yung ticket mo, and yung Overseas Employment Certificate or OEC. Yung tatlong yun, yung pinakamahalagang kailangan mong parating dala na ipapakita sa immigration. Katunayan yan na nagtatrabaho ka sa ibang bansa. So, yun. And kung sakaling wala ka nun, wala kang OEC, or kahit isa dun sa tatlong yun, siguradong hindi ka makakaalis ng bansa. So, it's always best na asikasuhin yun in advance. So, that's it for today. Thank you for watching, guys. Ciao!